Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkup ay tungkayan mo ngayon sa iyong kagandakang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamit ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumainyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan, buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito. Sapagkat ako'y minarapat niya
at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay, nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, opuan ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari ba na maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit
sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan ng iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong punging." Gayong hindi mo nakikita ang takilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang takilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayon ay maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa simula ng ating Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon, "Maaari ba na maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro." Ano ang isang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon? Magbibigay tayo ng mga halimbawa. Kung ibig po natin matuto ng lubos, magpa-enroll tayo sa isang magaling na paaralan. Kung nagpa-enroll tayo sa isang napakagaling na paraan, matututo tayo ng husto, magiging napakatalino natin. Subalit, kung nagpa-enroll tayo sa isang school na napakabulok, wala tayong matututuhan, mananatili tayong bubo. Kung ibig natin maturuan ng husto, magpaturo tayo sa isang magaling na guro. Kung napakagaling ng ating guro, matututo tayo ng husto. Subalit, kung ang ating guro ay walang alam, mananatili tayong walang alam. Mayroon akong alam na paaralan. Ang mga teachers
napaka bulok sa English. Kung nag-i-English sila, Carabao English. Kaya yung mga estudyante na tinuturuan ng mga gurong ito ng English, ang kanilang English hanggang ngayon, baluktot na English, Carabao English. Papaano kasi nagpaturo sila sa isang hindi magaling magturo ng English na teacher? Kung ano ang guro, yun ang lalabasan nating estudyante. Kung ibig po natin gumaling sa ating sakit, magpagamot tayo sa isang napakagaling na hospital at napakagaling na mga doktor. Kung magpapagamot tayo sa isang hindi magaling na hospital at sa mga walang kwentang doktor, mananatili tayong masakitin at maaaring mamamatay tayo ng maaga. Kung ibig natin gumaling sa ating sakit at manatiling malusog ang puntahan nating hospital at mga guro o mga doktor, ang napakagaling na hospital at napakagaling na doktor. Ang ibig sabihin din nitong sinabi ng Panginoon, piliin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga barkada. Kung ang ating mga barkada o kaibigan mahilig magdroga, matututo tayong magdroga. Kung ang ating mga barkada mahilig mandukot at magnakaw, matututo rin tayong magdukot at magnakaw. Kung ang ating mga kaibigan mahilig magsugal, matututo tayong magsugal din. Kung ang ating mga kaibigan masipag, mahilig mag-aral, gusto man natin o hindi, matututo rin tayong maging masipag at mapag-aral. Piliin natin ang ating mga kaibigan. May kasabihan nga, "Tell me who your friends are, and I will tell you the kind of a person you are." Piliin natin ang ating mga kaibigan. Huwag lang tayong makipagkaibigan kung kani-kanino man. Piliin natin ang mga magagaling na kaibigan para ang matatanggap natin na influence ay yung magaling na influensya. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng makabaging
pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang kalimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ang ating tugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo na ang iyong kadakilaan
ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At nawa, magkaisa kami sa pagkikilabang sa banal na pag-aakin na ngayon ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagdingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinuko. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw ay iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na
Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipakintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo
ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo na kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin ay sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo
ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin.